sa tansya ko lang, lagpas sa 99 sa bawat 100 civil engineering students and civil engineers na nagpra-practice, hindi naiintindihan ng sakto itong diagram na to. Oh, no! Pilit ikinakabit ito sa concept ng one-way slab saka two-way slab. Ano ba ang two-way slab? What? Sabi natin, ganito yan. Paano natin at kailan natin kinukonsider na two-way slab? Sabi sa ACI and NSCP, when the short span over the long span, when the ratio is greater than 1/2, then it must be analyzed as a two-way slab. Walang ibang option. Ano yung two-way slab? Mas simple kaysa i-memorize mo to, makakalimutan at makakalimutan mo yan. So ano ba? Greater, less than. Ganito yan. Meron akong tinatawag na two-square rule. So mag-drawing ka lang ng square, galing dun sa slab mo, eto yung unang square mo, di ba? Kung eto S, this is also S. Yan. So this is one square. Now, yung natitira, hindi ka na makakagawa ng panibagong or pangalawang square. So, pag isang square lang ang mabubuo mo, that is a two-way slab. Maliwanag? Okay. Specifically, yung two-way slab, ganito yan. Kung ito yung beam AB, beam CD, beam BC, and beam AD. Now, yung apat na beams nagsisilbing support dun sa slab. Okay? So, kung titingnan nyo to, ang kapag kalinload nyo yan dito, nung uniform load natin, ang load natin ay W in kilonewton per meter squared. Per horizontal meter squared ng slab. No? So, makikita tong load na to sa NSCP or even sa ECI. Ngayon, so dahil dyan sa loading na yan, take note yung deflection sa gitna ay pinakamalalim. Parang may nabubuo na basin dun sa gitna. So sa short span, ito yung deflection natin. Sa long span, ito yung deflection natin sa gitna. Pinakamalaki yung deflection dito sa middle. This one. Okay? So mapapansin nyo, ang ating deflection habang lumalayo ka sa center, yung deflection ng beam natin, paliit ng paliit ng paliit. Right? So, sa two-way slab, merong kang resistance galing dito. Sa short span direction, meron ka ring resistance galing dito sa long direction. Correct? So, ang analysis nito, para kang merong dalawang beam na perpendicular which are acting compositely. So, for simplicity, yung ACI, dinefine yan in terms of middle strip and column strip. Kung ito ay L, 1/2 of that, yung middle half, L over 2 is the middle strip. Yung outer 1/4, L over 4, L over 4 is the column strip. Same thing here, ito yung middle strip S over 2, ito yung column strip S over 4. So, itong middle strip na to, ito saka ito, they are taken to be acting perpendicular to each other. Parang ganito, ito yung isang beam mo, tapos meron kang isang beam din dito, okay? Meron kang support dito, meron kang support dito, okay? Then, pagka-linode mo yan, of course, yung magiging deflection ng short beam saka long beam, eto, yung deflection nila will be the same. Right? Naintindihan? So, sila may composite action, meaning nagtutulungan. Di ba? So, pagka magkatulong, mas magaan ang trabaho. Ang ibig sabihin nito, mas nagiging economical ang design natin dahil kinukonsider natin yung composite or tulungan action nun dalawang beams. Kaya, dun sa coefficient method ng design ng slab, yung ating moment dito in the short span direction
MS is going to be C along the short span times the W in kilonewton per meter. So para yung W maging kilonewton per meter, pwede mong i-multiply yun ng tributary span na L over 2. Pero para mas convenient, ang gagamitin na lang natin, kukuha lang tayo ng 1 meter strip. So bali parang ang beam natin is going to be the thickness of the slab multiply, and this is 1 meter or 1,000 millimeters. Para yung load mo maging kilonewton per meter squared times 1 meter, yung W na to nakakilonewton per meter na agad. Yan yung gagamitin dito kung 1 meter strip ang ginamit mo. So kaya mas convenient gamitin yung 1 meter strip. Yung T dito mababawasan pa yan ng effective cover ng concrete. Okay? So dito multiplied by the span here is S squared. While in the long span, M in the long span is CL W times L squared. You get it? Now, itong CS na to saka CL, beyond the scope ng discussion ko ngayon, itong dalawa na to, kinonsider yan ng NSCP and ACI, sinolve yan using computers. No? So, ito ay based on the concept that the deflection of the short beam and the deflection of the long beam are equal and they are acting compositely, magkatulong. So, using computers, nakuha yung CS and CL, yun yung ibinibigay sa atin sa table ng coefficient method. Naintindihan? Maliwanag?